sampai po. The beautiful and tan alat, Governor Province of Sulun. Together with Police Brigadier General Eden P. Ugale, Regional Director Pro Bar Police. Police Colonel Jaime C. Monica Jr., Judicial Director. Sa ating pong pinakamamahal na ama ng Provincia ng Sulu, Governor of Nusapur Tanjo, ang Provincial Director ng Sulu Police Provincial Office, Ms. Colonel Mojica, Colonel Jeff Lillo, yung Batalyon Commander ng RMSB, Studs Castle, ang Barangay Captain po ng Barangay Matalkay, sa iba pang mga opisyal na kasama po ngayon, at ang mga bisita, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. On behalf of the Philippine National Police, we would like to express our utmost gratitude to the Governor of the Province of Sulu, Governor Abdul Sapur Tani, for his generosity granting this 5-hectare land where the future Sulu Police Provincial Office will be constructed. Ngayon po ang bumisita ang ating Chief PRP, Police Director Guillermo Lazar sa probinsya ng Sulu noong July. Eh, naikwento po ng ating mahal na Governor ng Chief na pwedeng ilipat ang Provincial Headquarters ng Sulu, PPO, from Holo, ilipat dito sa Maimbong para ma-decongest ang Holo Municipality para ma-deploy strategically yung mga government forces, particularly yung Police Provincial Office. Tandang-tanda ko pa, ang ino-offer ni Governor noon ay 10 hectares. Pero ang sabi ko, sir, kahit 5 lang, pwede na. Pinagaling ang tao ni Chief. Natanggihan yung 10 hectares at mapayag na na 10 hektarya si Governor. Kaya iniisip ko naman, hindi lang naman ang Sulu PPO ang nakakailangan ng lupa. Kayo pala, tama-tama para sa SAP. Para naman yung natitirang fight, tayo ibigay. Anyway, yun po ang kwento nun. Kaya kapag nung kami ay nag-submit ng gumawa ng sulat na pinirmahan ni Chief PNP para kay Senator Bongo dahil nag-request na kami ng pondo sa kanya para pondohan yung pag-construct ng mga building development ng itong lugar na ito. Naalala ko, bakit nga ba 5 hectares lang yun? Bakit hindi ko natin? Bakit hindi ko natin ito ang 10? But anyway, dyan po natin makikita yung vision ng ating governor, kung gaano niya tinitingnan yung kapakanan, tulis kundi ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Sulu. Tama naman na kinakailangan ng i-decongest yung Sulu at mailipat naman yung ibang structures dito sa Karatig Bayan para magkaroon din ng economic activity dito sa lugar na ito. At the same time, lumuwag-luwag ng konti ang traffic sa ngayon. Kami Asturias kasi kung andun lahat ang opisina ng ating mga kapulisan at marami po kasing kliyente at pumapasok doon. Kung mailipat yung dito, makakabawas ng malaki sa traffic doon sa lugar na yun. At the same time, yung mga tao na magagaling sa lugar na ito ay mapapalapit din naman sa servisyong inaalok o ino-offer ng ating kapulisan para sa kanila. Hindi na nila kailangan magpunta doon sa bayan ng Sulu. Sana po sa ating mahal na Governor, huwag po kayo magsawa na tumulong at sumuporta sa PNP, particularly sa Sulu PPO. At pinapangako namin na susukliyan namin ito ng mas magandang serbisyo para sa ating mga kababayan upang ating masustain ang gains natin pagdating sa peace and order situation. So far sa mga nakalipas na panahon, napakalaki po ng in-improve ng peace and order dito sa probinsya ng Sulu at sana ay magtuloy-tuloy. At yun po ang challenge sa ating mga kapulisan sa pamumuno ng ating provincial director na sana panatilihin at panatilihin ng antas
ng season of the situation na nararanasan natin sa pagbisang ito upang patuloy na pakahikayat tayo ang mga investors dito sa Provincia upang umundad at maging progresibo ang ating Provincia ng Sulu. At the same time, maatin natin ang common aspiration dito sa buong bangsa Moro region na maging payapa, kahimik at maundad na region. Maraming salamat po. Thank you, sir, for the enlightening message. Mga Pops, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dreamer Studio 6 Production, Nikki Butlangan. Maraming salamat po, mga Pops, at magandang araw.